Movie recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action-adventure film na The Dark Knight. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang grupo ng nakamaskara na naghahanda upang mang-hold up ng bangko. Habang nangyayari ang pang-hold up, isa-isa silang nagpatayan hanggang sa isang nakamaskara na lang ng clown ang natira at nang tanggalin nito ang maskara, ito ay ang leader nilang si Joker. Tumakas siya gamit ang school bus. Kinagabihan, makikitang nakabukas ang bat signal upang ipaalam sa mga kriminal na nakabantay si Batman sa kanila. Gayunpaman, patuloy pa rin ang krimen sa lungsod ng Gotham at may mga vigilanteng nakasuot ng bat suit na gustong tumulong sa pagsugpo ng krimen. Hindi gusto ni Batman ang ideyang ito kaya tinali niya ang mga impostor kasama si Scarecrow at iba pang sindikato. Nakipagkita si Batman kay Lieutenant Gordon kung saan naganap ang pang-hold up. Ipinaalam sa kanya na kagagawan ito ni Joker. Pero mas nag-aalala sila sa malalaking sindikato na kailangan nilang sugpuin. Lumipat ang eksena kay Alfred na kaibigan at katiwala ni Bruce Wayne o Batman. Pinuntahan niya ang bagong Batcave ni Batman upang kumustahin ito. Inaalam nila kung dapat ba silang magtiwala kay Harvey na district attorney. Sa courtroom, nandoon si Harvey at assistant lawyer at girlfriend nitong si Rachel para sa isang pandinig sa kaso ni Maroni na leader ng malaking sindikato. Nagtangkang barilin ng respondent si Harvey ngunit pumalya kaya madali niyang nakulata ito. Matapos ng pandinig ay nakipagkita si Harvey kay Gordon upang pag-usapan ang mga nangyayaring krimen sa Gotham. Sinabi rin ni Harvey na gusto niyang makilala si Batman ngunit walang tiwala si Gordon kay Harvey o sino mang opisyal dahil sa korupsyon. Gayunpaman, kilala si Harvey na mabuting tao at matagal nang nilalabanan ang krimen at korupsyon sa lungsod ng Gotham. Si Bruce Wayne ay bilyonaryong negosyante tulad ng ama niya. Sa gusali niya, nakipag-usap ang negosyanteng si Lau sa mga board member ng Wayne Enterprises para sa isang joint venture. Matapos ng meeting, parehas na duda si Mr. Fox at Wayne na ilegal ang kumpanya ni Lau kaya pina-cancel ni Bruce ang anumang transaksyon sa negosyanteng Chinese. Kinagabihan, magkakasamang nag-dinner si Bruce, Harvey at Rachel. Napag-usapan nila ang tungkol sa seguridad ng Gotham at nakuha naman ni Harvey ang tiwala ni Bruce dahil sa tono ng pananalita niya at hindi siya nagdadalawang isip na sundan ang yapak ni Batman. Sa isang tagong gusali, si Lau na ingat yaman ng sindikato ay ipinaalam sa kanila na nanakawan sila ng 68 milyong dolyar ni Joker. Bukod pa rito, alam na ng mga pulis kung saan nakatago ang mga perang nakulimbat nila at isa-isa nang kinukumpiska ng mga pulis ang pera sa pinagtataguan nitong mga bangko. Gayunpaman, sinabi ni Lau na nilipat niya na ang pera sa ligtas at tagong lokasyon upang hindi ito mabawi ng mga alagad ng batas. Sa gitna ng meeting nila, biglang sumulpot si Joker at nagsabing alam niya kung bakit sa umaga sila nagmi-meeting at hindi sa gabi. Ito ay dahil kay Batman. Nagsabi siya na kaya niyang patayin si Batman ngunit kailangan nilang magbayad. Nagtanong ang isang leader kung magkano. Nang sabihin niyang kalahati ng lahat ng pera nila, nagtawanan ang lahat at sinabihan siyang baliw. Di nakapagpigil ang isang leader na si Gamble at gustong sapakin si Joker ngunit maraming dala itong granada sa katawan. Nagsabi na lang si Joker na tawagan na lang siya kung handa na silang makipag-usap ng seryoso. Pagdilim, nagkita sina Harvey, Gordon at Batman sa rooftop. Napag-usapan nila ang pagtakas ni Lau pabalik ng Hong Kong. Sinabi ni Harvey kay Batman na kailangan nilang ibalik sa Gotham si Lau upang mahatulan ang mga sindikato. Nakipagkita si Bruce kay Mr. Fox upang tignan ang upgraded na batsuit niya. Tapos ay inihanda ni Alfred ang mga kakailanganin niya papuntang Hong Kong. Ginawang alibay ni Batman ang paggagala sa laot kasama ang mga Russian ballet dancer. Sa gitna ng dagat siya sumakay ng private plane patungong Hong Kong. Samantala, patuloy na nagre-recruit si Joker ng mga tauhan. Una niyang inutas ang napikon na leader na si Gamble. Sa Hong Kong, unang dumating si Mr. Fox sakay ng helicopter. Nakipagkita ito kay Lau upang ipaalam sa kanya na cancel muna ang transaksyon nila dahil suspect siya sa money laundering sa Gotham. Ang pagpasok niya sa gusali ang nagbigay daan upang makakolekta siya ng impormasyon sa paligid na magagamit ni Batman. Kinagabihan, sinimulan niya ang planong pagdukot kay Lau. Nang mag-activate ang cellphone na nilagay ni Mr. Fox, unti-unting nagluko ang electrical system ng gusali. Gamit ang bagong batsuit, lumipad siya patungo sa gusali kung nasaan ang chinong sindikato. Bantay sarado man ang gusali, nagawa niyang mabitbit si Lau at maibalik ito sa Gotham City. Itinali niya ito at nag-iwan ng mensahe na i-deliver kay Gordon.
Sinabi ni Rachel kay Lau na isauli niya ang malaking pera na nakulimbat ng mga sindikato. Ngunit iginiit ng Chino na hindi niya isasauli ang pera pero payag siyang isiwalat kung sino-sino ang mga leader ng sindikatong kakontsaba niya. Di nagtagal ay nahuli ang lahat ng sindikato na konektado kay Lau. Binasa sa hukuman ang lahat ng krimen na ginawa nila. Lahat-lahat ay mahigit 500 na kriminal ang napakulong nila. Matapos nito, nakipagkita si Harvey sa mayor ng Gotham. Sinabihan siya ng mayor kung gaano siya kahibang na ipakulong ang ganoong karaming kriminal na di magtatagal ay makakalaya rin ang karamihan sa mga ito. Sumagot si Harvey na unang hakbang ito upang maging mapayapa ang Gotham. Nagbabala ang mayor na hindi lang sindikato ang makakalaban niya, kung hindi ang mga corrupt na politiko, pulis at media na nakakakomisyon ng pera sa mga sindikato. Ilang saglit pa, isang patay na impostor ang gumulantang sa kanila. Nakasuot ito ng batsuit, naka-makeup ng Joker, at may nakadikit ng Joker card na may nakasulat na dapat magpakita ang totoong Batman. Napanood nila sa balita na pinahirapan ni Joker ang impostor bago ito patayin. Sinasabi niya sa lahat na gusto niyang mag-face reveal si Batman sa publiko, kung hindi ay may mamamatay na tao bawat araw hanggang sa magpakita siya ng mukha. Sumunod na eksena, nagdaos ng isang fundraising event si Bruce para sa adhikain ni Harvey laban sa krimen. Ipinagmalaki ni Bruce ang katapangan at kagalingan ni Harvey bilang isang lingkod bayan. Samantala, nadiskubre ni Gordon na sunod na target ni Joker ay ang judge na nagsintensya sa mga sindikato, si Harvey na district attorney at ang police commissioner. Dahil dito, nagpadala siya ng mga pulis kung nasaan ang tatlo para masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Pinuntahan mismo ni Gordon ang opisina ng commissioner at sinabi rito ang banta ni Joker. Nakainom na ng alak ang commissioner bago pa ito mapigilan ni Gordon na ikinamatay agad nito dahil sa lason. Kasabay nito ay ang pagsabog ng sinasakyang kotse ng judge. Sinunggaban ni Bruce si Harvey upang itago at iligtas. Maya-maya lang ay dumating si Joker sa fundraising event. Binantaan nito ang buhay ni Rachel upang magsalita kung nasaan si Harvey. Ilang saglit pa ay sumimple si Bruce sa sikretong lagusan tapos ay lumitaw si Batman upang iligtas si Rachel. Hinulog ni Joker si Rachel mula sa itaas ng gusali. Mabuti na lang ay nailigtas siya ni Batman. Patuloy na inalam ni Bruce ang tungkol kay Joker at kung ano ba talaga ang mga plano nito. Nadiskubre naman ni Gordon na sunod na target ni Joker ay ang mayor ng Gotham. Habang pinaparangalan ang namatay na police commissioner, sinubukang hanapin ni Bruce ang kinaroroonan ni Joker habang si Gordon naman ay mahigpit na minamanmanan ang paligid sa posibleng pag-atake. Nakita ni Bruce ang mga nakataling police na tinanggalan ng baril at uniform. Matapos magbigay ng speech ang mayor, nagbigay ng gun salute ang mga naka-uniforming police. Isa sa hanay ng mga police ay ang grupo ni Joker na nagbalat kayo. Binaril nila ang mayor ngunit mabilis na naitulak ito ni Gordon kaya siya ang nabaril at namatay. Samantalang si Joker naman ay mabilis na nakatakas. Samantala, pinasok ni Batman ang nightclub ni Maroney upang alamin kung nasaan si Joker. Sinabi ni Maroney na walang sino man ang nakakaalam kung nasaan ito. Ngunit, kung tatanggalin niya ang maskara niya, ito mismo ang lalapit sa kanya. Sa tagong lugar, bihag ni Harvey ang isa sa mga tauhan ni Joker. Pilit niyang inaalam sa lalaki kung nasaan si Joker. Ginamit niya ang barya upang tukuyin kung papatayin o bubuhayin niya ang lalaki ngunit pinigilan siya ni Batman. Sinabi ni Batman na siya ang simbolo ng pag-asa na handang tumindig laban sa krimen. Mababaliwala ang ipinaglalaban niya kung papatayin niya ang lalaking may sakit sa pag-iisip. Sinabi pa ni Batman na mag-face reveal na siya upang tigilan na ni Joker ang pagpatay sa mga inosenteng tao. Ngunit di sumang-ayon si Harvey. Kinabukasan, nagpatawag ng press conference si Harvey upang pag-usapan ang demand ni Joker at ang paglantad ni Batman. Nang lalantad na si Bruce, sinabi ni Harvey na siya si Batman kaya agad siyang pinusasan ng mga pulis. Sinabi ni Harvey kay Rachel na ginawa niya iyon upang magpakita si Joker. Umaasa siyang ililigtas siya ni Batman kapag umatake si Joker. Gaya ng inaasahan, habang inililipat si Harvey ng kulungan, umatake ang grupo ni Joker. Sinubukang pigilan ni Batman ang grupo ni Joker ngunit nasira ang Batmobile kaya ginamit niya ang Batcycle at patuloy na tinugis ang mga bandido. Nang abutan ni Batman ang trailer truck na sinasakyan ni Joker, sinilo niya ito at pinilupot sa mga poste upang tumaob. Nakaligtas si Joker sa pagtaob ng truck at hinarap si Batman. Habang pasugod, may kung anong bagay ang tumama kay Batman kaya sumemplang siya at nawalan ng malay.
Nang nilapitan siya ni Joker, isang Lieutenant Gordon na buhay pa pala ang nasukol si Joker at nailigtas sina Batman at Harvey. Sinabi ni Harvey sa media na alam niyang sasagipin siya ni Batman sa grupo ni Joker tapos ay agad rin siyang sumakay ng kotse at umalis. Sa presinto, na-promote si Gordon bilang bagong commissioner. Kwinestyon ni Gordon si Joker sa kinaroroonan ni Harvey at Rachel na parehas na hindi nakauwi ng bahay. Nagmaang-maangan si Joker at nagsabing paano niyang magagawa iyon e nakakulong siya. Suko si Gordon at ipinaubaya kay Batman ang interogasyon. Matapos ng matagal na pakiusapan at bugbugan, sa huli ay sinabi ni Joker ang magkaibang lokasyon ni Harvey at Rachel. Agad na tinungo ni Batman ang kinaroroonan ni Rachel at ang grupo naman ni Gordon ang pupunta sa kinaroroonan ni Harvey. Si Harvey at Rachel ay parehas na nakatali sa upuan at ang paligid nila ay puno ng pampasabog. Samantala, nagawang ma-hostage ni Joker ang bantay sa kulungan. Ang hiling niya lang ay cellphone na pantawag. Nang makatawag siya, na-activate nito ang pampasabog na itinanim sa tiyan ng isang bagong salta sa kulungan dahilan upang sumabog ang bomba at mamatay ang lahat ng nakapaligid dito kaya madaling nakatakas si Joker. Imbis na si Rachel, si Harvey ang inabutan at nailigtas ni Batman bago sumabog ang bomba. Gayunpaman, nasunog ang kalahati ng mukha at katawan ni Harvey na nababad sa gasolina. Balik sa kulungan, naitakas ni Joker si Lau. Habang si Batman naman ay nagluluksa sa pagkamatay ni Rachel at nasaktan sa sulat nito na nagsasabing magkaibigan lang sila dahil pakakasalan niya na si Harvey. Sa ospital, nabanggit ni Gordon na tinanggihan ni Harvey na ayusin ng doktor ang nasunog na mukha. Gusto rin marinig ni Harvey ang salitang Two-Face na dati niyang binanggit. Tinanong ni Gordon si Harvey kung sino ang pumikap kay Rachel dahil hindi niya na alam kung sino na ang pagkakatiwalaan sa departamento nila. Labis na nagdalamhati si Harvey sa pagkawala ni Rachel at nawawala na siya ng gana sa buhay. Ganoon rin ang pakiramdam ni Bruce na umasang magsasama sana sila ni Rachel balang araw. Sa isang news channel, isa sa mga empleyado ng Wayne Enterprises na si Coleman Reese ang nag-guest upang isiwalat ang pagkakakilanlan ni Batman. Naniniwala siya na titigil si Joker sa kabaliwan nito kapag nakilala si Batman. Gayunpaman, nang magsasalita na siya, nagbago ang isip ni Joker at tinawagan ang reporter ng news channel. Sinabi niya na gusto niyang ipapatay si Mr. Reese sa loob ng isang oras. Kung walang gagawa nito ay pasasabugin niya ang isa sa mga ospital ng Gotham. Minadali ni Gordon ang mga tauhan para ilikas ang lahat sa mga ospital ng Gotham. Nagsama siya ng ilang tauhan para protektahan si Coleman Reese. May mga tao na nagtangka sa buhay ni Mr. Reese habang pinoprotektahan ito ng mga pulis. Sa silid ng ospital kung saan nakakonfine si Harvey, biglang sumulpot si Joker upang kumbinsihin siya na kasalanan ni Gordon at mga tauhan nito ang pagkamatay ni Rachel. Habang si Bruce naman ay iniligtas si Mr. Reese sa banta ng nagbabantay na pulis at sibilyan. Tapos ay tinupad ni Joker ang banta ng pagpapasabog ng ospital matapos makalikas ang mga pasyente. Nagbigay na naman ng panibagong banta si Joker sa mamamayan ng Gotham. Gamit ang reporter ng news channel at boss na may mga taong hostage niya, sinabi niya sa mga mamamayan na lumikas ng Gotham basta wag lang silang dadaan sa mga tulay at tunnel na may bombang nakatanim. Binanggit niya rin na sa kanya ang Gotham at ang lahat ay dapat sumunod sa batas niya. Sa isang bar, pinuntahan ni Harvey ang opisyal na nag-escort kay Rachel at tinanong kung sino ang dumukot sa GF niya. Nagsabi ito na posibleng mga tao ni Maroney ang dumukot. Di naniwala si Harvey at binigyan ang opisyal ng pagkakataon ngunit pinatay din. Tapos ay nakipagkita siya kay Maroney na nagsabing kagagawa ni Joker ang pagkamatay ni Rachel at pagkasunog ng mukha niya. Ngunit gustong malaman ni Harvey kung sinong tiwaling pulis ang dumukot kay Rachel. Nang sabihin ni Maroney na ang babaeng pulis na si Ana Ramirez ang dumukot, swerte siyang nakaligtas ngunit binaril ni Harvey ang driver na naging dahilan ng pagtaob ng sinasakyan nila. Nagsimulang mag-alisan ang mga mamamayan ng Gotham sa pamamagitan ng pagsakay sa barko. Nakasakay sa isang barko ay ang mga regular na mamamayan samantalang sa pangalawa naman ay mga kriminal ng Gotham. Nadiskubre ng mga tauhan ng barko na ang mga bariles sa ilalim ay pwedeng sumabog anumang oras. Ilang saglit pa ay nag-anunsyo si Joker gamit ang speaker ng barko. Sinabi niya na nasa kanila ang remote detonator upang pasabugin ang kabilang barko. Ganun din sa kabilang barko na pwede silang pasabugin gamit ang detonator na nasa kanila. Pinaglaruan sila ni Joker sa pagsasabing kung isa sa barko ang sasabog, palalayain niya ang lahat sa maiiwang barko. Gamit ang sonar technology,
natunto ni Mr. Fox ang kinaroroonan ni Joker kaya agad pinuntahan ito ni Batman at Gordon. Nagdebate ang mga tao sa parehong barko. Pinagtatalunan nila kung dapat ba nilang pasabugin ang kabilang barko o hindi. Sa itaas ng gusali, naghahanda na si Batman at ang mga pulis para itumba si Joker. Naunang pumasok si Batman, nadiskubre niya na ang mga nakasuot ng maskara ay ang mga hostage at ang totoong hostage taker ay ang mga nakasuot ng uniforme ng ospital. Pinigilan niya ang mga pulis na atakihin ang mga inosenteng nakamaskara at inatake niya ang mga nagbalat kayong hospital staff. Nagkaharap si Batman at Joker bago papasabugin ni Joker ang dalawang barko. Unang sinugod si Batman ng mga Rottweiler tapos ay pinaghahampas siya ni Joker. Matinding sagupaan ang nangyari sa dalawa. Samantala, pinili ng mamamayan ng Gotham at mga preso na huwag ilagay sa kanilang mga kamay ang buhay ng maraming tao. Dahil dito, sobra ang pagkayamot ni Joker. Nabitawan ni Joker ang detonator nang tamaan siya ng matalas na bakal galing sa batsuit tapos ay hinulag siya ni Batman bago iniangat muli. Sinabi niya kay Batman na nalason niya na ang pag-iisip ni Harvey. Sa kabilang banda, tinawagan ni Harvey si Gordon upang ipaalam sa kanya na bihag niya ang asawa at mga anak niya. Agad nagtungo si Gordon sa lugar kung saan namatay si Rachel. Gustong iparamdam ni Harvey kay Gordon kung ano ang pakiramdam ng mamatayan ng mahal sa buhay. Isinisi niya kay Gordon at sa mga tauhan nito ang pagkamatay ni Rachel. Nagbanta si Harvey na papatayin ang anak na lalaki ni Gordon ngunit dumating si Batman upang paliwanagan siya. Di pa rin siya naniwala at binaril si Batman. Isusunod niya na ang bata ngunit, nagawa ni Batman na masalya at may hulog siya. Nagawang makakapit ni Batman at mailigtas ang anak ni Gordon. Napag-usapan nina Gordon at Batman na mababaliwala ang mga nagawa ni Harvey sa bayan kapag nalaman ng mga tao ang mga kasalanang ginawa niya. At, maaaring mapawalang sala ang mga kriminal na naipakulong ni Harvey. Napagtanto ni Batman na kailangan niyang isakripisyo ang dangal sa mata ng mga tao. Nagkasala man si Harvey, mas marami itong nagawa para sa lungsod ng Gotham at kailangan nilang ideklara na si Harvey ang bagong bayani ng Gotham. Sa pagtatapos, gaya ng napagkasunduan, nag-resign si Lucius Fox sa kumpanya ni Batman dahil sa paggamit ng sonar technology na ipinagbabawal. Tinugis ng mga pulis at mga aso si Batman sa salang pagpatay kay Harvey. Nagtanong ang anak ni Gordon kung bakit tinutugis si Batman na wala namang ginawang masama. Nagwika lang si Gordon na siya ang nararapat na bayani ng Gotham, ngunit hindi siya kailangan sa ngayon. Siya ang tahimik na taga-protekta at tagapagtanggol ng Gotham City na tinawag ni Gordon na The Dark Knight. Shout out kina Josephine Takano from Japan, Angry Saitaman, Hawka 23, Medalia de Soma from San Fernando, Pampanga, RGM Vlogger, Juan Tamad Recap, Carl Tot, Jo Gonzalez, The Amazing Girls na sina Ate Marilyn Leporado, Doktora Carla, Tita Edna The Girl, Bebe Alice Gising na uli, Madam Esmeralda Castillo, The New Look Abigat at Janet My Love from Coldfire.